karaniwan kaming sinasalamin ng lipunan bilang mga salot. Basura at walang kwentang mga nilalang. Kalimitang kinatatakutan, iniiwasan at inihiwalay sa normal na tao. Ngunit, natukoy na ba nila ang dahilan ng maling pagpili namin sa buhay? Minsan, ika'y susubukin at di mo na magagawang makatakas. Sa amin o sa atin ang nangarap na tayo ay maging masama. Walang sino man sa atin ang nagnais ng magulong buhay. Ang bawat isa ay maaring hindi makaligtas sa nakalilitong laro na ito. Tulad namin, kayo rin ay maaring maging biktima. Biktima ng kahirapan. Biktima ng hindi magandang kapaligiran. Karamihan sa amin, hindi nakapag-aral. Walang maayos na hanap buhay, ngunit tulad ng lahat, kailangan namin lumaban, kailangan din namin mabuhay. Ang iba naman, biktima ng hindi magandang pamilya, away dito, away doon, nakakasawa, nakakairita. Nasama na lamang kami sa barkada. Sa paghahanap namin ng atensyon, minsan, mamalasin pa. Pagkat ang mga barkadang akala namin ay kaibigan, masasamang impluensya pala. Ang mga bagay na ito ay ilan lamang sa mga dahilan kung bakit kami narito. Ngunit, ito nga lang ba? Hindi. Dahil ang pinakasentrong kadahilanan ay kami. Biktima kami ng aming mga sarili. Biktima kami ng aming mga maling desisyon sa buhay. Kung mayroon mang dapat kasisihin, higit sa lahat ay ang aming mga sarili, ang ating mga sarili. At tulad namin, kung bawat isa sa inyo ay hindi magagawang takasan ang inyong mga sarili, hindi malayong maging katulad ninyo kami, kami na mga bilanggo. Ang bilangguan, hindi ito ang katapusan. Dito pa lamang mag-uumpisa ang lahat. Umpisa ng pagsasanay, umpisa ng pagbabago. At maging sa loob ng kulungang ito, tayo ang magdadala sa ating mga sarili. Kami, pinili naman namin na ayusin ang aming mga buhay. Sa kabila ng aming pagkatao, mayroon pa rin nagmamalasakit. Marami pa rin ang nagnanais na makatulong. Sinisikap na muli kaming mailapit sa ating Panginoon. Ang Panginoon na kinalimutan namin sa mahabang panahon. Hindi pala niya kami pinababayaan magpasa hanggang ngayon. Tinuruan din kaming mabuhay sa marangal na paraan. Kaya naman, kahit na paano ay nakatutulong sa pamilyang aming naiwan. Masarap pala sa pakiramdam kung walang ibang tao kang nasasagasaan. Dito sa loob, hinahasa rin kami sa pamamagitan ng pagbibigay sa amin ng pribilehiyo na muling makapag-aral. Oo, magmula sa pinakamababang antas hanggang sa sekundarya at hanggang sa kolehiyo meron dito. Hindi na patalim ang aming mga hawak, kundi mga ballpen at libro. Kami na dating mga basagulero, ngayon na ikipagtagisan ng talino. Hindi na droga ang aming itinutulak, kundi ang mga sarili naming mga proyekto. Sa ngayon, mahigit 400 na kaming mga bilanggo ang nakapagtapos na ng kolehiyo. Maging kami ay namangha sa aming mga sarili. Marami palang mga kapaki-pakinabang na mga bagay
ang kaya namin gawin. Binigyan ng eskwelahang ito ang mga natural na galing na nakatago sa amin. Si Nanay upang maging mga maginoo. Tinulungan upang panandali ang makalimot sa aming mga kalbaryo. Ipinamulat nito sa amin na kaya naming magbago. Ang pag-aralan at tanggapin ang aming mga pagkakamali. Natutunan naming magpatawad at patawarin ang aming mga sarili. Ipinakilala sa amin ang bagong kami. Kami na marunong palang rumispeto. Kami na may natural palang kabutihan na nananalaytay sa aming mga puso. Maraming salamat sa kanila. Sila na aming mga guro na walang sawang nagbahagi ng kanilang mga kaalaman para sa sarili naming kapakinabangan. Sinikap na pagyamanin ang mga mangmang naming mga isipan. Hindi nagdalawang isip na ibigay ang kanilang mga pangunawa upang matulungan kami sa aming pagbangon mula sa aming pagkadapa. Maraming salamat din sa inyo. Kayo na patuloy na sumusuporta sa masidhi naming pagnanais na makapagbagong buhay. Maaring hindi ninyo ito lubos na napapansin, ngunit malaking bahagi kayo sa rehabilitasyong isinasagawa at nagaganap sa amin. Alam naming hindi madali, ngunit dahil sa inyo, ay nababawasan ang aming mga takot at pangamba. Nang dahil sa inyo, kahit paano ay nararamdaman naming nakahanda ang lipunan na muli kaming tanggapin at mabigyan ng ikalawang pagkakataon. Higit sa lahat, maraming salamat sa Panginoon na siyang aming naging gabay. Dahil sa Kanya, naramdaman namin kung paano ang maging malaya. Ngayon ay masasabi namin sa aming mga sarili na kami, kahit mga bilanggo, ay natutong pumili ng tamang daan na tatahakin. Alam naming napakalayo pa ng aming lalakbayin, ngunit patuloy pa rin naming sisikapin, ayakapin at piliin ang tama. Naniniwala kami na tulad ng isang bangka, kami ay makikiayon at susuong sa anumang alon upang may pagpatuloy namin ang paglalakbay. Bagaman maraming balakid, hindi nito mapipigil ang aming damdamin na lumaban. Sisikapin naming lagpasan ang hamon ng kulungan. Kami ay magpapakatatag at maninindigan para sa aming pagbabagong buhay. Ikaw na malaya ngayon, sana'y naiintindihan mo ang mensaheng nais naming iparating. Ihintayin mo pa bang matuto ka sa sarili mong pagkakamali? 1,001 beses mo kaming alalahanin. Huwag mo na kaming tularan pa. Huwag mong hamunin ang batas. Ipagpatuloy mo ang pagsunod at paggawa ng tama. Dahil minsan, ika'y susubukin at di mo na magagawang makatakas hanggang sa ika'y maging bilanggo.